Of course, my pleasure. Nako, ito na nga, guys. Siyempre, kung sa iba't ibang bayan ng Bulacan, meron sila mga pambato na desserts. Kunwari dyan sa San Miguel, sikat dyan eh, pastillas. Dyan po sa may Bustos naman, ang sikat dyan ay yung kanilang inipet at kung ano-ano pa. Aba, dito naman sa San Rafael, ang kanilang pinasikat dito ay ang Silvanas. Kaya ngayon, di ba? Pang-energy ng mga nag-zumba, oh! Ayan, kaya napapakita natin kung paano ginagawa ang Silvanas. Makakasama natin si Miss Jem Victoria. Good morning, Miss Jem! Yes, good morning po. Good morning. Welcome po dito sa Bulacan. Salamat, Miss Jem. Ngayon, gusto ko malaman kung paano ka nag-umpisa sa business na ito. Kailan niyo pa ginagawa itong flavored Silvanas at bakit siya bilog? Ayun, nag-umpisa po akong mag-bake noong 2017. Okay. Ngayon, ang product ko po dati, mga custom cakes. Mm-hmm. And then, nung medyo tumaas na po yung demand sa cakes at medyo nakakapagod na rin po dahil mag-isa ako. Right. So, nag-isip po ako ng produkto na pwede kong i-mass produce. Ayos, which is ito po yan, Silvanas. Kasi nalilito lang ako, ano ba yung difference ng Silvanas at saka ano, Sans Rival? Sans Rival po ay layered, ay cake po siya. Okay, malaki. Filipino cake po siya. Uh-huh. Nagawa sa layers ng meringue, buttercream, and coated ng nuts, cashew nuts. Yes. Ito parang ganito din, di ba? Opo. Ito naman pong Silvanas ay yun, cookie size na ano. Basta parang small version siya? Yes, small version. O yan, kung maaari lang, ay pwede ba turuan kami kung paano ginagawa itong napakasarap mong Silvanas? Yes po, sure. Yes. So, ang ano po natin, ang composition po ng Silvanas ay meringue, buttercream, and cake crumbs. Okay. Or cookie crumbs. Ngayon, ang una po natin na gagawin, ito yung ginagawa ko ngayon, ay ang meringue na gawa sa egg whites and sugar and cream of tartar. Okay. And vanilla. Yes po. Ngayon, yung tanong ko, kung wala akong electric mixer, makakagawa ba ako ng meringue? Yes po. Like po yung ginagamit niya, talaga? Hand mixer. Mura lang po yan. Ah, hand mixer. Po. Pero yung dekamay hindi talaga pwede? Pwede naman po kaya lang. Masyadong medyo nakakapagod. Oo nga. Matagal lang pag-beat kasi ng meringue. Yes. Eh. Okay, yes, pag nagawa na yung meringue, ano yung next step niya? Siyempre, pag nagawa na po siya, ito, ipapipe. Papipe. Okay, so maliliit na siyang ganyan. Yes po. After niya i-pipe, anong susunod na step? Yes, syempre po, isasalang natin siya sa oven. Oven, ayun. Ayan. Gano'ng katagal ang baking nito? Mga more than an hour po. Oh, tagal din, kahit maliliit pala ang piraso niya? Yes po. Actually, as it is na ganito, pwede ko na siyang kainin, di ba? Ingat po, medyo mainit. Ay, hindi kasi mainit. Ay, ang malambot pa kasi ano pa, hindi pa namin napahanginan. Pero yung meringue as a concept, ito yung kinakain na siya ng ganito, di ba? Opo, opo. Ang tawag po niyan sa market, merengue. Merengue, ito na yung merengue. Pero hindi, lalagpas pa tayo sa step na to. Anong next na gagawin? So, syempre po, ayan, so gumawa po kami ng buttercream. Buttercream, ayun. Okay, po. Ano naman ang ano, ingredients ng buttercream? Ay, gawa po siya sa butter and sugar. Butter and sugar. So, bawat layer nito dessert na to ay may asukal. Di ba? Kasi ay, nakakapayat po siya. Yes, oo nga. At mukhang nakakaganda, Miss Gemma, kasi ang ganda mo. So, nakaganda po ang business na to. Tapos, no, okay, so ito yung ating buttercream. Next step. Yes po. So, ayun, ipofold po yung itong meringue, itong ating binake na meringue sa buttercream. At bibilugin na po siya sa crumbs. Ngayon yung tanong po, paano pag summer season? What if you're making this during the day? Hindi ba natutunaw yung butter agad? Siyempre po, ano, basta hindi naman direct sa araw. Basta po mabilisan. Basta mabilis. Small portions lang right. Po. Right, oo. Ang puhunan, magkano ang puhunan? Nung nag-umpisa po ako dito, konti pa lang po nun, 6 na box lang, ganyan Parang try-try lang. Ilang laman ng isang mga box? Mga nasa, ano po yun, mga 10 pieces po. Alright, ang puhunan magkano? Nasa 400, 450. 450. Tapos ang kinita mo, nung nabenta mo lahat yung ani. Mga nasa 900. Double po. So, doble siya. So, ang kita ninyong malinis ay mga 450 pesos. Yes po. Yes. Not bad, ha? Mm. At napakasarap. At syempre, after nito, yung butter, finold na siya sa loob. Kumbaga, ipinagit na yung merengue dun sa buttercream. Tapos, niroll yun dun sa iba't ibang flavor. Yes. Magkaano nga pala ang benta ngayon ng isang, ano, isang tub? May big and small po kami. Ang SRP po niya, 150 and 250. Nice! Yes po. Yung small, ang 150, ilan ang laman? 10 pieces po. 10 pieces. Yung malaking? 20. 20 pieces. At ang resell, magkano siya? Pag po sa resellers, mas mababa po namin siyang naibibigay. Right. Since mas bahala na sila.
Opo, pero nang ngayon po sa market kasi syempre po kasama po yung shipping, minsan malalayo. Oo nga. So naibibenta po nila yan hanggang 270 or 280. Right, kasi malayo po kasi dito siya galing. Opo, makarating po kami sa Bicol, Iloilo, Baguio. Nako talaga nakakatikim, nakakatakam na talaga ito. Kaya mga kapuso, babalikan pa natin ito syempre napakasarap na Silvanas na ito na pwedeng-pwede niyong gawing business.